Sa paglipas ng linggo, narating na nga nila Gonzalo ang lawang tinutukoy ni Pio Carpio. Napakasaya noon nila Gonzalo, gawa ng mararanasan na nila noong mga oras na yon, ang magtampisaw sa napakagandang lawa. Kung hindi ninyo na itatanong, ang lawang pinagtampisawa noon nila Gonzalo ay nakakubli sa kagubatan ng Siokon. Dahil sa napakaraming puno sa kagubatang yon, napakahirap matunto ng lawang sinasabi ni Pio Carpio. Ang mga taong merong gabay lamang ng kalikasan ang magagawang makarating sa lawa nang hindi naliligaw. Marami nang sumubok na tunguhin ang lawang sinasabi ni Pio Carpio. Pero karamihan sa mga ito ay hindi na muli pang nakita sa kanilang baryo. Maaring naligaw na ito at nadala ng mga engkanto sa mundo o karimlang nagsisilbing kulungan para sa mga ordinaryong tao. Doon nila pinaparusahan ang mga nangangahas na tao na pumasok sa kanilang teritoryo. Paglalarawan ni Gonzalo sa sapang kanilang tinungo, meron itong mga nagsisilakihang bato sa paligid at masukal na kagubatan. Maaring ang pinagmula ng tubig ng sapang kanilang napuntahan ay ang pagbuhos ng tubig ulan. Naimbak ito sa paglipas ng taon, kung kaya't nagkaroon ng lawa sa gitna ng gubat. Nakakabighani din ang ganda ng sapa dahil sa pinaghalong berde at asul na kulay nito. Sa pagsipat dito nila Gonzalo, doon niya nasilayan ang mga nagsisilakihang isda na nagsisilanguyan sa sapa. Ermitanyong Carpio, paano naman natin makukuha ang mga isdang nakatira sa lawang to? Tanong ni Samuel. Gumawa kayo ng bangkaw, Samuel. Napakadali lang ng mga yan hulihin. Yan ang gawain ni Ruming noong mga panahong sa Siokon pa siya nakatira. Sagot naman ni Pio Carpio. Matapos nilang makapag-usap, sinama ni Samuel si Gonzalo upang gumawa ng bangkaw na nais ng ermitanyo. Sila Pio Carpio naman noong mga oras na yon ay bumubuhay ng siga ng apoy sa kanilang kinaroroonan upang madali nilang maluto ang huli ng kanilang pangkat. Lahat ng mga isdang kanilang mahuhuli ay iihawi nila ng bahagya upang hindi ito mabulok sa kanilang paglalakbay. Ibibilad din nila ito sa araw, tuwing tanghali, upang hindi ito dapuan ng iba't ibang uri ng insekto. Sa paglipas ng oras nila Gonzalo sa lugar na yon, libang na libang silang lahat sa pagkuha ng mga isda. Halos nakalimutan na nila noon ang takbo ng oras dahil sa kanilang pagkawili sa sapa. Maging si Pio Carpio noong mga oras na yon, hindi napigilang sumisid sa lawang minsang nagbigay ng pagkain sa kumakalam niyang sikmura. Lahat sila noon ay naligo at walang kahit ni isang natirang nagbabantay sa kanilang mga kalabaw. Sa pagsapit ng hapon, napakarami nang nahuli nila Pio Carpio na mga isda. Hindi na nga ito magkasya sa kanilang sisidlan, kaya ang ibang isdang kanilang nahuli ay ginawa na lang nilang pulutan. Habang papalubog na noon ang araw, naghahanda na sila Pio Carpio sa pagsapit ng dilim. Doon sila magpapalipas ng gabi, dahil ayon kay Pio Carpio, ang sapang kanilang kinaroroonan ang pinakaligtas na lugar sa puso ng kagubatan. Ganon pa rin naman ang nangyari noong gabi. Salitan ang pagbabantay ng kanilang mga kasama. Si Samuel, Gonzalo, at Uloy ang magbabantay sa gabi
hanggang sa pagsapit ng hating gabi. Bago pa man magsipahingahan ang mga kasama nila Pio Carpio, pinili nilang mag-inuman ng mga natitira nilang tuba. Halos hindi kasi kumpleto ang gabi ng kanilang grupo kung wala ang tuba na siyang nagpapanatili nang maayos nilang pagsasama. Halos lahat ng kasama noon sa pangkat nila Pio Carpio ay lulong na lulong na sa pag-iinom ng tuba. Napakasarap noon ang inuman nila Pio Carpio, gawa ng merong magandang tanawin silang nasisilayan. Ilang oras pa ang lumipas, biglang napatigil sila Pio Carpio nang makasipat sila sa kabilang dako ng lawa ng grupo ng mga hindi ordinaryong tao. Si Gonzalo noon ang unang nakasipat sa mga nilalang na yon na siyang nagmamasid sa kanilang kinaroroonan. Sa pagkakatanda ni Gonzalo, nasa 10 ang bilang ng mga ito. Nakasuot ito ng kasuotan ng isang magsasaka na parabang isa itong ordinaryong tao. Pero kahit anong gawing pagbabalat kayo ng mga nilalang na yon, tagos na tagos ang paningin ni Gonzalo sa kanilang totoong anyo. Ayon kay Gonzalo, mga aswang ang grupong kanilang nasilayan noong mismong gabi. Sa pagtitig dito ni Gonzalo, pinili niyang ipalabas ng bahagya ang kanyang pagiging kabunan. Nang masipat ito ng mga nilalang, doon na unti-unting nanlisik ang mga paningin nito. Sa pagsilay dito ni Gonzalo, paisa-isa namang naramdaman ito ng kanyang mga kasamang albularyo. Tio Carpio, mukhang may panauhin tayo ngayon ha. Ano, hahatiran ko na ba ng tuba? Tanong dito ni Gonzalo. Hayaan mo na munang sila ang unang gumawa ng hakbang. Kapag lumapit ang mga yan dito, paniguradong magiging pulutan sila ng ating grupo. Sagot naman ni Pio Carpio. Nang marinig ito ng mga kasama ni Gonzalo, hindi napigilan ng mga ito na humagalpak sa tawa. Rinig na rinig ito ng mga aswang na siyang labis nitong ikinagalit. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarinig na sila Gonzalo ng pag-iyakan ng iilan sa mga ito. Ang iba sa mga aswang na yon ay nagbubungkal sa lupa na parabang meron itong hinahanap. Ang ilan naman sa mga ito ay dahan-dahang naghuhubad ng damit habang nagbabago ang kanilang kaanyuan. Kahit napakalayo ng mga ito sa kinaroroonan nila Pio Carpio, rinig na rinig pa rin ni Gonzalo ang mga engkantasyong binabanggit ng mga ito. Alam niyang yon ang ritual at hakbang ng mga katulad niyang aswang upang tuluyang magbago ang kanilang mga kaanyuan. Kasabay ng pagbibitaw ng mga ito ng engkantasyon ay ang pagsiuslian ng mga pakpak nito. Hindi na noon napigilan ni Gonzalo, kaya ang ginawa niya, nagpakawala na rin siya ng mga engkantasyon upang salubungin ang mga ito sa kanilang gagawing pag-atake. Habang umiinom noon ng tuba si Gonzalo, panay ang pagbanggit niya ng mga engkantasyong nagpapahintulot sa kanya na makapagpalit ng anyo. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang tumayo itong si Gonzalo at kasabay nito ang dahan-dahang pagyakap ng kanyang mga balat sa kadiliman. Halos anino na lamang noon ang nasisilayan nila Pio Carpio na siyang ikinagulat ng iilan sa kanyang mga kasamahan. Nang makapagpalit na din ng anyo ang mga aswang na kanilang kalaban, agaran din itong nagsiungawan. Nang akmang bubuelo na ang mga ito sa kanilang pagsugod, laking gulat na lamang ni Gonzalo nang muli na naman siyang nakarinig ng pagsipol at paghalinghing ng kabayo.
Nang marinig ito ni Pio Carpio, maging sila noong mga oras na yon ay biglang napatayo sa kanilang pagkakaupo. Pagsilay nila sa kabilang dako ng sapa, doon nila nasipat si Tatay Dadoy na merong hila-hilang tatlong matandang aswang na wala ng buhay. Nakatali ang mga paa ng mga nilalang na yon habang hinihila ng kabalyerong puti. Medyo may kalayuan noon si Tatay Dadoy sa mga aswang, kaya hindi inaasahan ng mga nilalang na yon na madali silang mahuhuli ng panauhing kanilang nasilayan. Pagpadyak ng puting kabalyero sa lupang kinatatayuan nito, biglang naglaho si Tatay Dadoy sa kanyang kinaroroonan. Segundo lang ang pagitan ng lumitaw ito sa kinaroroonan ng mga aswang na siyang agarang ikinamatay ng tatlo sa kanila. Paghataw ni Tatay Dadoy ng kanyang palakol, agaran din namang naagnas ang aswang na tinamaan ito. Nang masilayan ito ng mga aswang sa paligid, agad din naman itong nagsipulasan sa kanilang kinaroroonan. Habang pinipilit ng mga aswang na lumayo sa kinaroroonan ni Dadoy, maiging pagmamasid ang ginawa dito ni Gonzalo. Kitang-kita ni Gonzalo noong mga oras na yon ang muling pagpadyak ng kabalyerong puti sa lupa. Agaran din namang nawala noon si Tatay Dadoy matapos itong gawin ng kabalyerong puti. Minuto lang ang lumipas noong mga oras na yon nang biglang bumalik sa katahimikan ang buong paligid. Maging ang pangkat noon nila Pio Carpio ay hindi na rin nagawa pang maglikha ng ingay dahil sa kanilang mga nasilayan. Ilang minuto pa ang lumipas, kitang-kita nila si Tatay Dadoy na naglalakad papalapit sa kanilang kinaroroonan. Nakasakay ito sa kabalyerong puti na parabang namamasyal lang sa lawa. Paglapit nito sa pangkat nila Pio Carpio, nagwika ito ng: "Magandang gabi sa inyo, mga Ginoo. Lalong-lalo na sa iyo, Pio Carpio." "Magandang gabi rin sa iyo, Dadoy. Parang aliw na aliw ka sa iyong pamamasyal, ah." "Matanong lang kita, Dadoy. Maaari ko bang malaman kung nasaan si Mamang?" Sagot naman dito ni Pio Carpio. "May mahalagang misyong tinungo ang aking tiyahin. Baka 2 buwan pa ang bubunuin nito upang matapos ang kanyang misyon. Siya nga pala, maaari ko bang malaman ang pangalan mo, Ginoo?" Sagot naman ni Tatay Dadoy. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagtingin nito kay Gonzalo. Maging ang kabalyerong puti noon ni Tatay Dadoy ay nagawa ring tumingin sa kanyang kinaroroonan. Halos manginig-nginig na noon ang katawan ni Gonzalo nang masipat niyang tinititigan siya nito. Dahil sa sobrang kaba noon ni Gonzalo, ay halos hindi na niya nagawang huminga noon o gumalaw man lang dahil ang pakiramdam niya ay maaaring ikakamatay niya ang kahit na anong maliit na paggalaw ng kanyang katawan. Ilang minuto pa ang lumipas, sumagot naman si Pio Carpio sa tanong ni Tatay Dadoy. "Ah, si Gonzalo yan, Dadoy. Kaanib ng samahang binuo ni Mamang. Mabait yan, kahit na isang gabunan." Sagot naman ni Pio Carpio. "Ganun ba? Sige, pagbibigyan kita, Gonzalo. Huwag ka lang gagawa ng hindi ko magugustuhan. Mabuti akong kaibigan, pero napakasama kong kaaway." Wika ni Tatay Dadoy. Habang nagsasalita noon si Tatay Dadoy, wala namang nagawa noon si Gonzalo kung hindi ang yumuko at huwag magsalita. Dahil ramdam niya, isang kumpas lang ng kamay ni Tatay Dadoy at pugot na ang ulo niya.
Sa pagpapatuloy ng kanilang usapin, doon natalakay ni Pio Carpio ang tatlong nilalang na hila-hila ni Tatay Dadoy. Ayon kay Tatay Dadoy, na ang tatlong matatandang yon ay ang gabuna ng aswang na kanyang napaslang kani-kanina lang. Maaring lumitaw ito sa kabilang dako ng lawa dahil ang buong akala nila ang pangkat ni Pio Carpio ang tumangay sa kanilang gabunan. Nang maramdaman ito ni Tatay Dadoy, agaran din naman siyang naglakbay sa dimensyon upang tuntunin ang kinaroroonan ng mga aswang. Matapos makapagkwento ni Tatay Dadoy, pinili nitong humingi ng isang basong tuba upang uminom ng konti. O siya, Pio Carpio. Muna na ako sa inyo. Marami pa akong gagawin sa mga nahuli ko. Maiwan ko na kayo. Wika ni Tatay Dadoy. Nang marinig ito ni Pio Carpio, itinaas lang naman ito ang kanyang kanang kamay na siyang senyales ng pagsang-ayon niya sa pamamaalam ni Tatay Dadoy. Kasabay ng pagsakay nito sa kabayo ay ang pagtingin nito kay Gonzalo na may halong ngiti. Matapos nitong makapagpaalam, muli na namang humalinghing ang kabalyerong puti at nagpadyak ng kanyang mga paa sa lupa. Sa pagbukas ng lagusan, lahat ng kasama noon nila Pio Carpio ay hindi napigilang mapatingin sa ginawa ni Tatay Dadoy. Segundo lang ang pagitan noong mga oras na yon, nang biglang nawala si Tatay Dadoy sa kanilang kinaroroonan. Dahil sa mga ginawa nito, mas lalong humanga pa noon sila Samuel sa kakayahan ni Tatay Dadoy. Halos lahat kasi ng galaw nila sa kanilang paglalakbay ay para bang alam nito. Ilang araw pa ang lumipas, nakausad na rin ang pangkat ni Pio Carpio sa Siokon. Marami man ang nangyari sa kanilang paglalakbay, naging masaya naman sila Gonzalo. Gawa nang narating na nila ang lugar na nais puntahan ni Pio Carpio. Mga kasama, malapit na tayo sa tahanan ni Roming. Makakapagpahinga na din tayo ng maayos. Yung bundok na nasisilayan niyo sa inyong harapan, nasa paanan niya ng tahanan ng aking kaibigan. Wika ni Pio Carpio. Ay, salamat naman at narating na natin ang lugar ng kaibigan mo, Pio Carpio. Sa wakas, magiging panatag na ang sarili ko. Pagod na ako. Sagot naman ng isang albularyo. Si Gonzalo noong mga oras na yon ay nakatingin lamang sa kabundukan na tinutukoy ni Pio Carpio upang sipatin ang tahanan ni Roming. Nang malaman nilang malapit na sila sa tahanan ng kaibigan ni Pio Carpio, hindi na sila nag-aksaya pa ng oras na magpahinga sa kanilang kinaroroonan. Pinili nilang lakbayin na lamang ang lugar kahit gabi upang madali nilang marating ang tahanan ni Roming. Sa pagdaan nila Gonzalo sa palayan, doon na nasipat nila Pio Carpio ang isang kubong merong nakasinding gasera sa loob nito. Halos hindi na noon mapigilan ni Pio Carpio ang kanyang saya nang masipat niyang merong isang lalaki sa bakuran ng kubo na nagtatabako. Si Roming! Naghihintay sa atin! Pilisan niyo! Dagdag pa ni Pio Carpio. Nang makalapit na sila sa paanan ng bundok, agara namang sinalubong ni Roming ang pangkat ni Pio Carpio. Magandang gabi, Carpio, at sa mga kasama mo. Nabalitaan ko ang pagtungo niyo rito, ah. Kaya na may bawat araw ay matyaga akong naghihintay. Sagot naman ni Roming. Habang nag-uusap noon sila Pio Carpio, piniling tumulong na din ni Roming sa pagpasa ng kanilang mga dalang gamit. Ang lahat ng mga kasamahan noon ni Pio Carpio ay nagbigay pasasalamat kay Roming
dahil sa mainit nitong pagtanggap sa kanilang pagdating. Nang masipat ni Ruming si Gonzalo, bigla itong natigilan sa kanyang pagsasalita at tumitig ng masama. Magandang gabi ho, Tiyo Ruming. Pagbigay galang dito ni Gonzalo. Napansin kasi noon ni Gonzalong hindi maibaling ni Ruming ang tingin nito sa ibang bagay, kaya pinili niya itong pansinin. Nang marinig ni Ruming ang kanyang sinabi, sumagot naman ito ng, "Magandang gabi din sa iyo, Gabunan. Masaya akong merong panauhing nasa ibang uri ang dumalaw sa akin. Maari bang ilahad mo ang iyong rason kung bakit ka napasama sa pangkat nila Pio Carpio?" Tsuhin ko ho si Ermitanyong Carpio. Ako po'y isang gabunang naghahangad na mapasali sa grupong inyong kinakaaniban. Sagot naman ni Gonzalo. Habang sila ay nag-uusap, piniling akbayan na lamang ni Pio Carpio si Ruming upang siya na ang sumagot sa mga katanungan na ibinabato niya kay Gonzalo. Si Gonzalo naman noong mga oras na yon, muli nang bumalik sa kanilang mga kalabaw kung saan nakalagay ang kani-kanilang mga gamit. Dahil sa alas 9 pa lamang ng gabi noong mga panahong yon, marami pang oras sila Gonzalo upang makapaghanda ng kanilang hapunan at makapag-inuman. Panatag na sila sa lugar ni Ruming, gawa ng alam nilang marami din itong nakalatag na pangontra sa paligid. Nakakaramdam pa nga si Gonzalo ng pangangate at pagkahapdi ng kanyang mata. Nang marating na nila ang kubo ni Ruming, pinili nilang lutuin ang iilan sa kanilang mga pagkain upang maging madali ang kanilang trabaho. Ang ilan sa mga kasama noon nila Gonzalo ay naghahanda ng mesa at ang iba naman ay nangunguha ng mga panggatong. Di pa man noon sumasapit ang alas 10 ng gabi, nakahanda na ang pagkain at inumin ng pangkat ni Pio Carpio. Sa pag-upo nila sa lamesa, naging masaya ang kanilang mumunting salo-salo. Habang kumakain sila Pio Carpio, doon natalakay nila Ruming ang katauhan ni Gonzalo. Maraming katanungan noon si Ruming kay Gonzalo, pero lahat ng katanungang yon ay si Pio Carpio ang sumasagot. Kailangan niyang masagutan ang lahat ng ibinabatong tanong ni Ruming upang mawala ang pagdududa nito kay Gonzalo. Matapos nilang mag-usap ni Pio Carpio, pinili ni Ruming na muling tanungin si Gonzalo. Okay! Hindi ko masabi no, pero parang may itinatagong bagsik to si Ruming eh. Well, hindi ko pa kasi alam, hindi ko pa rin nababasa yung kwento, pero huwag kayong mag-alala. Isusunod ka agad natin yun. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.